sinunog ang bahay at patuloy silang pinagbabantaan. Ito ngayon pong sumbong ni Mylene Macalino nang dumulog po siya sa ating pong programa. Ganito po yung kwento. August 2016 hanggang January 2018, nagkaroon po ng samahan po itong dalawa. Nag-live-in po itong si Mylene at ang kanyang pong ex-boyfriend nitong si Ivan Jeff Ladines. February 2018, gamit pong isang dummy account, nagsimula di umano nang magbantay itong si Ivan. April 23, araw po nang naganap pong sunog sa bahay po nila Mylene. Sa tulong ng ilang mga kaibigan, dito niya nalaman na umamin daw itong si Ivan na siya ang nanunog na kanila pong tahanan. Matapos ito, patuloy pa rin pong pananakot at pagbabanta ni Ivan kina Mylene. Gusto na lamang ho ni Mylene na managot itong si Ivan sa mga ginawa nito para matigil na rin po ito sa kanya pong pagbabanta. Kasama natin sa studio si Mylene Macalino, ang live-in partner po dati ni Ivan Jeff Ladines. Okay, tanong natin, ano bang dahilan kung bakit kayo... Ang tagal nyo ha, from August 2016 to January 2018, that's almost 2 years. Bakit? Bigla kayong nagkalabuan. Anong nangyari? Dahil na rin po kasi dun sa attitude problem niya. Kadalasan po kasi pag nag-aaway kami, kahit maliit na bagay lang, minsan nasasaktan niya ako, hindi ganun kasakit. Pero kadalasan po, yung sarili niya sinasaktan niya. Oo. Naglalaslas siya, nagwawala siya, parang naghanap siya ng kaaway sa labas. Doon po, takot po kasi ako mamaya ako na yung masaktan talaga niya or mapatay niya. Kawawa na yung mga anak ko. Ikaw ang nakipaghiwalay. Parang gano'n ang nangyari. Siguro, minasama niya siguro ito, kaya ka siguro patuloy na tinatakot, binabantaan. Ganun bang dahilan? Opo. Okay, yung sunog. Sinasabi mo na merong kayong ebidensya or merong kayong testigo na inamin niya na si Ivan ang may gawa nitong panununog sa bahay ninyo. Opo. Paano niya sinabi? Kumunendo po kasi niya noon, dalawa po kasing daan sa amin, sa Medike siya dumaan. Doon po nakaparada yung sasakyan na ginamit niya. Okay. Sakto pong pagdaan ng kabarangay namin na yon, sumakay siya doon sa sasakyan, nakita niya yung mukha, yung itsura niya. Tapos po, hinarurot niya yung sasakyan. Akala nga daw po niya, hinahabol siya, nakamotor lang po. Kaya po, parang nagkakarera sila sa daan, pero mas nauna pa rin yung sasakyan na ginamit ni Ivan. So itong kausap ninyo, ay handa rin bang tumulong sa inyo? Opo. Para maparusahan itong si Ivan. Okay. Nasa linya po ng telepono po para sa agaran pong Kilos Prontong Aksyon, si Superintendent Al Cabautan, ang Chief of Police po ng Arayat, Pampanga, kung saan po nakatira po itong si Mylene. Colonel Cabautan, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Opo, si Alex Santos po to. Sa Kilos Pronto tayo, sir. Live po tayo sa PTB4. Colonel. PTB4. Opo, PTB4 po. Sorry, PTB4. Opo, live po tayo ngayon, sir. Ha? Tatahingi lang po sana kami ng tulong. Dahil nandito po ngayon po sa aming pong studio, ito pong si Mylene. Colonel? Yes, sir. Opo. Pwede ho pahinaan ho yung TV ho niyo, sir? Kung meron. Oo, para hindi ho tayo magkaroon ng echo ho, sir. Ayun, nakinarin. pakihinaan po, Colonel. Colonel? Yes, sir. Okay na. Oh, pasensya na po ha, nag-e-echo kasi ho tayo, parang nauulit yung po sinasabi ko. Ganito po, Colonel, nandito si Mylene, ito po yung taga po, taga Arayat po siya, at inireklamo ho niya yung kanya pong dating live-in partner na si Ivan Ladines. Ang sabi ho niya, patuloy pa rin ba daw silang nakakatanggap po ng pagbabanta, ito pong kanya pong dating live-in partner, at the same time, meron silang pruweba na ito daw ho ang live-in partner ho niya, ang siya pong dahilan ng pagsunog sa kanya pong tahanan. Ano pwede ho natin tulong ho dito sa kanila, sir? Sir, nag-usap na po kami dito sa office niya. Okay. Tungkol sa kaso ng ex niya, nasabi sa kanya, total, naikwento din niya na meron ng case na nag-file niya sa part ng sa unang place nung press, magsa-press sa kaso niya ngayon. Anday mo na lang yan, kung sakali mawaran, saka natin mo din. Okay. Sa kanya. Ngayon, doon sa kaso naman niya na sinasabi niya na natutunog daw yung bahay niya o sinunog, pero arson case po yan. Arson, oho, tama. Kung meron talagang arson nangyari, ito naman siya mag-file. At dapat sana, ang sabi sa kanya, bumalik ka rito kung talagang na ano natin yung mga footage, yung CCTV, o kung sino mga witness natin, at ang Arayat Fire Station po ang mag-asikaso sa doon, sabi ko pati. Oo. Kung sa galing arson po ang kaso niya, sabi ko na kanya. So, inaantay ko naman na bumalik po yan,
Pero bumalik naman siya ulit. So, pinaliwanag din ang sana niya. Kaya natukta ka niya kung saan yung mga footage niya, yung mga CCTV niya. Mm-hmm. Ngayon, dun po sa... Magbabanta. Ang boyfriend niya. Mm-hmm. Ito ka naman, sabi ko sa kanya, hayaan mo na yan. Patadyos mo lang yan kasi kukulitin ngayon, ayaw ka na tigilan. Yung total, meron ka naman naka-pending case. May pending case yata na isang pa niya. Antay niya na lang kung kailan darating yung mga. Oo. Pero yung pong mga pagbabantaw sa kanila, sir, hindi ba pwedeng sampahan din po ng kaso ng grave threat po ba? Pwede ba yung Colonel? Pwede naman po. Kung, limbawa, kung saan siya naka-recide ngayon, limbawa, kung takot ng LCT, ato siya mag-file. Oho. Kaya dito sa arayat, kung naka-recide sa arayat, at nabantahan siya, pwede siya mag-file dati. Oho. Ang sabi ho nito ni Mylene, meron daw silang testigo para patunayan ho na itong si Ivan Jeff Ladinas po ang mismo hong nanunog sa kanilang puntahanan. So, malaking bagay ho yun, Colonel? Opo. Kung talagang may witness sila, pwede po mag-file ng action. Okay, so ganun na lang siguro pong gagawin ho natin, Colonel. Si Mylene, yes, po, isasamahan po ng team ho namin dito po sa Kilos Pronto para makapagsampa ho siya ng kaso sa tulong ho ng PNP ho ng Arayat, sir. Opo, sir. Thank you, sir. Opo. With that, Colonel, thank you so much, sir, sa inyong oras po dito po sa Kilos Pronto, sir. Salamat po. Si Superintendent Al Kabawutan po yan, ang happy po ng Arayat PNP. Siguro ganun na lang, Mylene, no? Sampahan ng maraming pwedeng kasuhan sa kanya. Arson, dahil kung may pruweba naman kayo na talagang siyang nanunog ng bahay ninyo, at the same time yung grave threat na sinasabi ng pagbabanta sa inyo. Para at least kung itong dalawang kaso ay umusad, maaring magpapalabas ang korte ng warrant of arrest para mahuli itong suspect na ito. Okay? Okay tayo doon. Sasamahan ka ng team namin papunta doon sa Arayat Police. Okay? Thank you, Mylene. At ingat ka.